Galak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya, Panginoon ang naghirap sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay tinipon bilang isang angka ng Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo'y kanyang tinatawag upang mabuhay sa kanyang pag-ibig, upang tayo rin ay mabuhay na walang hanggan, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Yesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaita. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa Magawa ng mga Apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo, ako'y tao ring tulad ninyo. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit sa ang bansa." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkaluban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hintil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, "Tulad natin sila'y pinagkaluban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makakahadlang na binyagan sila sa tubig? At inuutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Jesucristo." Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat iyong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag.
sa rahap ng mga bansay, nayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Pagkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo, sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Alleluia. 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 Ang sakin nagmamahal, tutupad saking aral. Ama't ako'y mananahan. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyong aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili
at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Sareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus sa Sareno. Araw ng Linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat narito ngayon sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Patuloy nating pinagninilayan ang mga huling habili ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo bilang paghahanda na rin sa nalalapit na kapistahan ng kanyang pag-akyat sa langit. Kaya kung napapansin ninyo, ang mga pananalita ni Jesus sa Sareno ay mistulang pamamaalam at paghahabilin sa kanyang mga alagad. Naalala nyo ng isang linggo, sabi ni Jesus sa Sareno, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Kung hindi kayo nakaugnay sa akin, wala kayo. Patay kayo. Hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung nakadugtong kayo sa akin, doon nyo matatagpuan ang tunay na buhay at pagpapala. Sino nga ba talaga ang buhay? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, buhay pa ba yan? No? Paano nyo ba nalalaman na buhay ang isang tao? Sasabihin niyo po, siguro, siyempre, Father, humihinga pa. O humihinga pa naman yata kahit tulog pa yung katabi niyo. No? Humihinga. Ngunit alam niyo sa Panginoon, may mas malalim pa raw. Marami ang humihinga, pero parang patay na. Lagi ko itong sinasabi, pag nagmimisa ako sa patay, minsan mas mukhang buhay pa yung patay kesa rin sa mga naglalamay. Kasi kahit hindi na humihinga yung patay, parang mukha siyang mas mapayapa. Samantalang yung buhay, ayun, mukhang zombie nga, buhay na patay. Kasi nakasimangot. Kasi mukhang aburidong-aburido. Siguro maganda rin pong paalala sa ating lahat. Hindi lang sa hininga nabubuhay, nasusukat ang buhay. Para kay Jesus Nazareno, ito rin ay nasusukat sa pag-ibig. Ang tunay daw na buhay ay yung buhay din ng pag-ibig. Kaya nga't ang bili ni Jesus Nazareno, mag-ibigan kayo, magmahalan kayo. Siguro iba sa atin ang ikakatwiran, Pader. Pagod na akong magmahal. Ilang beses na akong nagmahal at nabigo. Ilang beses na akong nagmahal at nasaktan. Siguro nga ho, hindi natin maikakaila. Ang iba sa atin, wala nang ganang magmahal. Pagod ng magmahal.
takot ng magmahal. Ngunit, tandaan po natin yung sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon. Hindi naman lang niya sinabing mag-ibigan kayo. Ang sabi niya, kung papaanong inibig ako ng Ama, iniibig ko kayo at manatili kayo sa aking pag-ibig. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Yun daw ang buong utos. Hindi lang sinabi ni Jesus sa Sareno, magmahalan kayo. Ang buong utos niya, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Kanina, tinanong ko po kayo tungkol sa paghinga. Nais kong palalimin ang pagninilay sa simpleng ginagawa natin yung araw-araw, yung paghinga. Yung paghinga nga, ginagawa natin ng napaka-natural. Hindi mo na naiisip. Kaya nga, di ba, minsan ang biro natin, pag ano kinamatay niya, nakalimutang huminga. Pero wala naman sa atin nakakalimutang huminga. Sapagkat natural yan, gising ka man o hindi, humihinga ka. Pero, pansinin po ninyo, dalawa raw ang galaw ng paghinga. Di ba? Dalawa ho ang sinasabi nating dynamics of breathing. Ano raw yung dalawang galaw ng paghinga? Ano yung unang nangyayari? Inhale. Di ba? Humihinga kang papaloob bago ka humingang papalabas. Inhale. Exhale. Di ba nung bata tayo, bago mag-exercise, yan muna unang pinapagawa sa atin. Pinapamaywang ka pa. Inhale. Exhale. Nung pinagninilayan ko po yun, para bagang ang pag-ibig ng Diyos ay inhale. At ang pag-ibig sa kapwa, exhale. Siguro nga sabi natin, pagod na ako magmahal. Pagod na ako tumulong. Di ba, nung isang araw, nakakalungkot. Tumulong lang doon sa natumba. Siya pa ang nabaril. Siya pa ang nasaktan at napahamak. Nakakalungkot. Kaya iba sa atin ngayon, tutulong pa ba ako? Parang mas napapasama pa yung tumutulong. Hindi ka na nga napapasalamatan, napapahama ka pa. Kaya iba sa atin, napapaso na. At sabi ko nga kanina, pagod na kasi yung sa minamahal mo, wala na mautang na loob. Sinasaktan ka pa. Pero kung titignan nga natin ang sukatan natin, ang pagmamahal ng iba, talagang mapapagod tayo. Talagang mananawa tayo. Talagang mauubusan tayo. Pero kung ang magiging sukatan daw ng ating pagmamahal ay ang pagmamahal ng Diyos. Kaya nga sabi ko kanina, inhale ang pagmamahal ng Diyos. Tanggapin muna natin ang pagmamahal ng Diyos at saka tayo magmahal sa ating kapwa. Kaya pag nag-i-inhale, exhale kayo, ganun din gawin natin. Ang una nating nilalanghap, tinatanggap, pag-ibig ng Diyos, huwag pag-ibig ng tao. Kulang yan. Masasaktan ka talaga niyan. Pero pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ni Jesus sa Sareno, kaya nga linggo-linggo nandito tayo para tayong nag-i-inhale. Tinatanggap natin ang pag-ibig ng Diyos. Napakahalaga po nun mga kapatid. Sabi nga ni Papa Francisco, ang una nating tungkulin, tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Ang una nating tungkulin, tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ko po ito binabanggit kasi ang akala natin, ang una nating tungkulin, ibigin ng Diyos. Kaya iba sa atin, pagpasok, mahal kita, Lord. Pero alam niyo rin po, sabi ni Papa Francisco, ang una muna,
bago mo mahalin ang Diyos, tanggapin mo muna ang kanyang pag-ibig. May pagkakaiba daw po yun. Bakit? Pag tinatanggap natin ang pag-ibig ng Diyos, hinahayaan natin ibigin niya tayo sa pamamaraan niya. Ibigin tayo ng Diyos sa kanyang pamamaraan. Ano ibig sabihin nun? Aminin natin mga kapatid, sa kalakaran ng pag-ibig, minsan tayo ang nagdidikta kung papaano tayo mamahalin. Kaya nga ilang beses natin rinig yan, o di ba pag may nanliligaw sa iyo ngayon, ano sabihin niya? Mahal mo ba talaga ako? Kung mahal mo ako, bigyan mo ako ng kotse. Mahal mo ba talaga kami ng pamilya mo? Kung mahal mo kami, bigyan mo kami ng bahay. Yung iba nga dyan, di ba? Mga mapangahas, mahal mo ba talaga ako? Kung talaga mahal mo ako, ibigay mo sarili mo sa akin. Kahit hindi pa tayo kasal. Di ba? Doon mo dinidare mo. Gusto mo sabihin, patunayan mo sa akin na mahal mo ako. Hindi daw po yun ang tamang kalakaran. Hindi mo dinidiktahan kung paano ka mahalin. Kung talagang tinatanggap mo ang kanyang pagmamahal, doon kayo magtagpo. Baka ganun ba ginagawa natin sa Nazareno? Pong Nazareno, kung mahal mo ako, patamain mo ako sa loto, ha? Pag hindi ako nanalo, hindi mo ako mahal. Mahal na pong Jesus Nazareno, mahal mo ba talaga ako? Pagalingin mo ako, dahil pag hindi ako gumaling, ibig sabihin nun, hindi mo ako mahal. Dinidiktahan ba natin ng Diyos kung paano tayo mahalin? Kung tunay tayong nagtitiwala sa Kanya, hinahayaan natin mahalin niya tayo sa Kanyang pamamaraan, sa Kanyang panahon. Mahirap po yun. Pero yun, doon nasusukat kung talagang mahal natin siya at kung talagang tinatanggap natin ang pagmamahal niya. Kaya't pag nakikita natin ang Pong Nazareno, alam ba guys, sinasabi niya, mahal kita, pero konting tiis lang. Ako nga, oh, pasan-pasan ko pa ang krus, hindi ko pa maalis ang krus mo, pero mahal kita. Okay ba yun sa atin? Tanggap mo ba yun? Sabihin niya sa'yo, mahal kita, pero tanggapin mo itong gusto kong pagbabago sa iyo. Bitawan mo yung kasalanan na yan para maging handa ka sa pagpapala ko. Magsisi ka na, mangumpisal ka. Manalig ka. Kaya ba nating tanggapin ang kanyang pamamaraan, ang kanyang panahon? Ito yung ipagdasal natin mga kapatid. Katulad ng paghinga na tinatanggap natin ng hangin bago tayo maglabas ng hangin. Ganun din ang pag-ibig. Kung kinukulang ka sa pag-ibig ngayon, baka dahil kinukulang ka pa munang tanggapin ang pag-ibig niya. Hindi mo maibibigay ang wala pa sa iyo. Ang naibibigay lang nating pag-ibig, lalo na sa ating kapwa, ay ang pag-ibig na tinatanggap natin sa Kanya. Kaya, kung gusto mong madagdagan ang pag-ibig na maibibigay mo, dagdagan din muna natin ang pag-ibig na tinatanggap natin sa Kanya. At tandaan natin, hindi natin dinidiktahan kung papaano tayo mamahalin ng Diyos. Siguro sa tao, paminsan-minsan, kailangan mong paalalahanan kung papaano ang tamang pagmamahal. Pero alam natin ng Diyos, alam niya
ang wagas na pagmamahal, ang tunay nating kaibigan, si Jesus Nazareno, sapagkat inalay niya ang lahat para sa atin. Walang sino man sa atin ang nagdududa sa pagmamahal ni Jesus Nazareno. Di po ba? Lahat tayo rito naniniwala, mahal tayo ni Jesus Nazareno. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal ka ni Jesus Nazareno. Mukhang nanghihina kayo. Buhay pa ba yung katabi mo? Sabihin mo, inhale lang, inhale. At ang naniniwala na mahal sila ni Jesus Nazareno at hahayaan nila na mahalin sila ni Jesus Nazareno sa kanyang panahon, sa kanyang pamamaraan, itaas ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami. Una sa lahat, para tanggapin ng iyong pag-ibig. Patawad po kung minsan parang kami ang nasusunod, kami ang nagdidikta. Hayaan nawa naming kayo ang tunay na magmahal, kayo ang tunay na masunod, kayo ang tunay na maggabay sa aming buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, papag-alabi niyo po ng pag-ibig niyo ang aking puso, ang aming tahanan, ang aming bayan, upang sa gayoy hindi kami magsawa at mapagod, magmahalan sa isa't isa, gaya ng pagmamahal ninyo sa amin. Maraming salamat po, sapagkat lagi ninyong pinapatunayan, kayo ang aming tunay na kaibigan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Pagsitayo po ang lahat. Sumasampalataya. Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo ngayon ay magdasal para sa ulan. Ama naming mapagmahal na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan at ng mga kahangahangang kalikasan na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha, mapagkumbaba kaming sumasamong ipagkaloob mo na ipag-adya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon, humahadlang sa mga gawain at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang napipintong krisis sa tubig at kuryente at patirin ang aming uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon, upang ang iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain, at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawaan. Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha,
at hubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwala ang tagapangalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang aming mga panalangin ipinamimintuho namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin, ang bayang labis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sige po muna po ang lahat. Pinupuri kita, oot, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Unan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinapagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na payubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Inagpala ang naparirito sa ngala ng
Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Pagsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Buong galang at pag-ibig tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristong muling nabuhay, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po, kung minsan nagdududa kami sa inyong pag-ibig, lalo na kapag kami may pagsubok na dinaraanan. Patawad po, kung minsan kami ang nagdidikta sa inyong pag-ibig. Patawad po, kung minsan hindi kami sumusunod sa inyo, kahit na sinasabi naming mahal namin kayo. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito si Jesus sa Sareno, ang pinagmumulan ng ating pag-ibig sa buhay, ang ating lakas at pag-asa. Siyang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa ating pagsuyo,
ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin nang may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin nang may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Announcement po, mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po rito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran
hanggang siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nasa inyo pong LED screen. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations para po sa patuloy na pag-ayos, paglinis at paggawa ng simbahan. Sana po marami pang deboto mga tumulong para sa ating Adoration Chapel at Baptistry at sa mga susunod pang gawain. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Kamakailan po ay nag-ikot ang ating simbahan, nagbigay po ng mga ayuda sa mga nasunugan at sa mga parokyang may mga programa para sa mga mahihirap. At kahapon po, humingi ng tulong sa atin ang Caritas Manila para maitayo ang mga bahay ng mga nasunugan. Kaya't ang simbahan po natin ang isa sa unang tumutugon sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Hindi tayo ang magdidikta kung papaano tayo mamahalin ng Diyos. Magtiwala tayo sa Kanyang pamamaraan. Ito ang pagmumulan ng ating pag-ibig sa isa't isa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamong sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluhati ka namin.